Okay, yan ang result ng aking unang bead. Sunod naman ay dito. Kapag ganito ang pagwe-welding, unahin nyo muna ang weldingin yung pinakadulo. Kasi habang nagtatagal, umiinit ang gusto yan. Pagdating dito, mabibingaw yan kapag hindi ninyo pinunduhan ito. So, yun muna unahin nyo ang ispatan yung pinakadulo. Yan. Meron na siyang pondo. Pwede na kayo mag-welding niya ng dire-diretso hanggang dito. Nasa sa inyo kung full weld ang gagamitin nyo o spot weld na magkakadikit ang inyong gagawin. Tulad ng ginagawa ko, spot weld lang. Kung mapapansin niyo, may awang yan. Halos kasing laki ng tip ng welding rod. Yan. Halos pasok ang isang welding rod. Pero hindi ko nasasapian yan. Rekta ko nang i-welding yan. Maski may ewang, kung medyo sanay na kayo, okay lang. Dahan-dahan lang. Huwag kayo maiinip. Pagka full weld, i-check ninyo kung okay na yung inyong gawa. Okay. Fully welded na. Sa ibang side naman tayo. Dito ulit tayo sa isang to. Walang welding itong dulo nun to, kaya magpopondo muna tayo rito. Ispatan muna yung dulo na yan. Tapos tanggalin ang slag. Pwede na magsimulang mag-welding mula rito. Papunta rito. Double check kung na-full weld na maigi. Okay, fully welded na. Doon naman tayo sa kabila. Eto, medyo malaki ang awang. Pero ayos lang. Kayang-kayang punuin yan.
Hindi nyo na kinakala magsapi dyan. Paunti-unti lang ang pag wewelding, pag-ispat. Okay, tingnan ko na full weld ang maiging. So ayan, naka full weld na siya. Itong nakatago na to, ihuli na natin pag tinanggal na natin yung pinaka diagonal brace. So lahat ng kanto ay may full weld na. Safe nang tanggalin ito ngayon. Pwede na nating baklasin ang ating temporary brace. May portion pa na hindi na welding. So yung lugar na yon. So ipo-full weld natin yan. Meron pa yung kanto, pinakakantong kanto. Punuin na rin yan. Dali lang naman yan. Okay, dati. Okay, naka-pull wheel na yan. Naka-forma na. Ang frame ay naka-forma na. Ang susunod na gagawin dyan ay i-gagrind ng maigi lahat ng mga pinag-weldingan, lahat ng mga welded parts. Para ipapatong yung susunod na frame para pagpatong mamaya, hindi siya masyadong sagabal. So, i-gagrind muna lahat ng mga kanto at isusunod yun ang i-assemble yung pangalawang frame. Kasi anim na piraso ito. So, yung isa, yan ang gagamitin na pinaka-guide or
pattern para hindi na tayo mag-i-squala pa. So, panoorin nyo.